Inilagay sa plastic, saka inihalo sa tambak ng basura. Ganyan natagpuan ang isang sanggol sa Valenzuela. Isang babaeng nahulikam ang tinitingnang suspect sa pag-iwan sa sanggol at inaalam kung siya ang ina ng bata. Nakatutok si Bea Pinlac. Nakakabit pa ang pusod at may kasama pang inunan ang sanggol na ito na nakasilid sa plastic bag. Nakita yan ang mga ngalakal sa labas ng convenience store sa Barangay Punturin, Valenzuela nitong Huwebes. Ayon sa mga pulis, ni-review ng barangay ang mga kuha ng CCTV sa kabesang Porong Street. At napansin nila ang babaeng ito na nakaputing t-shirt, naglalakad bit-bit ang plastic bag, nakahawig ng plastic kung saan nakuha ang sanggol. Isang barangay tanod ang nakakilala raw sa suspect. Nagpunta sila sa bahay ng babae na inaresto nitong Mayo sa reklamong estafa pero nakapagpiyansa. Buntis siya noon. Sinabi ng kanyang pamilya na itong suspect natin ay nasa court pa tumatin ang kanyang hearing sa kasong estafa. Doon, inabangan na ng mga polis natin yung suspect at doon na po siya inaresto. Tuloy-tuloy pa raw ang bleeding o pagdurugo ng suspect kaya dinala siya ng mga otoridad sa ospital. Sa ngayon, ma'am, waiting pa po kami sa magiging result ng mga examination na sinagawa po namin para malaman din po kung full term and then kung match po yung DNA nila. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Article 258 ng Revised Penal Code o abortion practiced by the woman herself or by her parents. Kung mapapatunayang siya ang ina ng itinapong sanggol, maaaring makulong siya ng higit sa 2 taon. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Huli ang isang lalaking ginagamit ang posisyon sa Manila City Hall para makapangikil umano. Ang target ng suspect, mga sidewalk vendor. Nakatutok si Jomer Apresto. Pagkababa mula sa sasakyan ng babaeng ito, nilapitan niya ang isang lalaki na nakasuot ng kulay pulang t-shirt sa bahagi ng San Marcelino Street sa Maynila. Maya-maya, hinuli ang lalaki na empleyado pala ng Manila City Hall. Subject siya ng entrapment operation ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District. Ang reklamo, pangingikil daw sa mga sidewalk vendor sa lungsod. Base po sa complainant, nagpapakilala po itong suspect natin na empleyado ng City Hall, particular sa hawkers. Ang mandato po nito, ito po yung nakiklearing ng mga kalsada. Ayon sa biktima, mag-aapat na linggo na siyang hinaharas ng suspect para magbigay ng 500 pesos kada linggo. Pag hindi daw po ako magbibigay ng lingguhan, papahuli niya yung kariton ko o ipapagigba niya po. Ilang kapwa tindera niya daw ang napilitang magbigay ng lagay sa suspect dahil sa takot. Ginagamit din umano kasi nito ang pangalan ng MPD Smart at sinasabing dito na pupunta ang kanilang mga lagay. Gusto niyang ipakita o ipanakot sa mga nagtitinda na ang kinokolekta niya ay para sa aming tanggapan na hindi naman po natin pinapayagan at hindi po natin ginagawa. Ayon sa suspect, mahigit 6 na buwan na niyang ginagawa ang nasabing pangingikil. Tumutulong lang kami sa kanila na para hindi sila mahuli, sir. Sayang kasi panggastos din yung binibigay nila. May sakit po, may diabetes po. Sa ngayon ay nasa custodya ng MPD Smart ang suspect na sasampahan ng reklamong robbery by extortion. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Personal na nag-inspeksyon kanina sa ilang paaralan sa Quezon City ang bagong kalihim ng edukasyon na si Sunny Angara. Ang MMDA katuwang din ang DepEd sa Brigada Eskwela para sa nalalapit na pasukan. Nakatutok si Bam Alegre. Isang araw matapos manumpa kay Pangulong Bongbong Marcos, nag-inspeksyon kanina si bagong Education Secretary Sunny Angara sa mga silid-aralan sa Quezon City bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2024. Kasama ang Commonwealth Elementary School na isa sa mga paaralang may pinakamalaking bilang ng mga enrollee. Tulong-tulong ang mga guro at magulang sa pag-aayos ng mga silid-aralan. Madalas pong inaayos po ay yung paglilinis po ng paligid. Okay? Yung mga upuan na sira-sira na aming pong nire-repair. Okay, yung trimming po ng mga puno sa paligid, yung mga doors, may mga sirapong mga doorknobs. Binisita rin ni Angara ang bagong Silangan High School. Abala na rin ang mga volunteer, magulang at mga guro sa pagsasaayos ng paaralan.
Sabi ni Angara, malinaw ang marching order sa kanya ng Pangulo. Yung unang sinabi niya talaga is, alagaan yung mga teacher kasi sila yung nasa puso ng isang education system. Narinig natin yung mga reklamo nila. Parang meron dyan yung mga 15 taon, teacher 1 pa lang sila. So ayusin namin yung promotion system sa gobyerno. Tingnan natin yung mga benepisyo nila, yung teaching load nila. Diba minsan maraming ginagawa na naapektuhan na yung pagturo dahil ang daming administrative na pinapagawa. Bukod sa kapakanan ng mga guro, tututukan din daw ni Secretary Angara ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral. Katuwang din ng mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya tulad ng MMDA sa pasukan. Sa Brigada Eskwela naman po, tayo po ay nagpo-provide ng mga pintura, mga gamit na pang-repair ng eskwelahan, mga naglilinis, mga signages, yung mga traffic markers po natin sa pedestrian crossing para po masiguro na malinis, ligtas at konbinyente po yung ating mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, this is the day ang pinakahihintay nating GMA Gala 2024 ay narito na. Nandito tayo mismo sa red carpet kung saan anytime ay magsisimula ng magdatingan ang mga kapuso stars. Inaasahang lalakad dito ang aabot sa 1,000 guests, kabilang ang showbiz celebrities, mga politiko at iba pang personalities na makikisaya sa pinakamalaki at pinakamaningning na event ng taon. Diyan lang kayo mga kapuso at bibigyan namin kayo ng updates sa GMA Gala 2024. Nagliyab ang dalawang naglalakihang oil tanker na ito sa gitna ng dagat malapit sa Singapore. Apat na tripulanteng Pinoy ang kabilang sa mga sakay na isa sa mga tanker ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, ligtas ang apat. Base sa investigasyon, nagkasalpukan ang dalawang tanker. Agad inaresto ng NBI Batangas ang babaeng ito. Nagpapakilala raw siyang abogado sa mga biktima. Ang kanyang alok, hassle-free na non-appearance annulment, kung saan siya na raw ang lalakad ng lahat, kapalit ng 500,000 hanggang 700,000 pesos kada mag-asawa. Binigyan naman sila ng court decision ng annulment. Kaso noong i-verify nila ito sa PSA, lumalabas na fake yung mga binigay nitong dokumento sa kanila kasi hindi ito nagre-reflect doon sa records ng PSA. Hindi raw ito ang unang beses na nahuli ang umoripeking abogado. Na-arresto na siya last March involving the same violation, the same modus ng CIDG Cavite sa Dasmariñas. Pending pa yung kaso, pero ngayon, dire-diretso pa rin siya siguro nagpiansa. Ayon sa NBI Batangas, nakumpirma nila na wala sa role of attorneys sa Supreme Court ang nadakip na suspect. Sa ngayon, may 12 complaint na raw laban sa suspect. Dahil sa paggamit niya ng social media sa kanyang modus, naharap ang suspect sa reklamong estafa in relation sa Cybercrime Prevention Act. Sinisikap pa namin makuha ang kanyang panig. Ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter nababahala raw sa annulment for sales scam at nagbabala sa publiko na huwag maniniwala sa ganitong panlulokong kumakalat sa social media. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasabay ng paghahanda ng pulisya para sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos, naghahanda na rin ang ilang grupo na magsasagawa ng kani-kanilang protesta. Ang alkalde naman ng Quezon City may nilinaw sa naunang babala ng PNP kaugnay ng pagsusunog ng FEG. Nakatutok si Jonathan Andal. Abalang nag-aayos ng mga tent ang mga pulis sa harap ng batasang pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Nakapwesto ang kanilang mga kalasag, helmet at arnestik. Sa ngayon, wala pa namang grupong pinayagang makalapit sa harap ng batasan. Well, history will tell us, Sir Wing, kahit talagang walang mga permit talaga ay talagang nagpipilit po sila. So isa po yan sa mga anticipation po natin at part ng contingency plan natin, kaya yung ating mga CDM personnel po ay nandiyan din naman po. At ayaw din naman po natin na magkakaon po talaga ng
ng kaguluhan. Kaya yan naman po ay talagang binabantayan po natin. Naka-full alert na ang pulisya. Suspendido rin muna ang permit to carry firearms outside of residence. Nagsasagawa na rin ng border control at checkpoints sa mga karateg rehiyon ng Metro Manila tulad ng Calabar Zone at Central Luzon. Pero pag nilinaw ng PNP... Basta ang rule lang pagdating sa checkpoints ay plain view, hindi po ba? Hindi pwedeng palabasin ang sasakyan, ang mga maharang sa checkpoint, hindi pwedeng halugugin ang mga dashboard and all, pati trunk. Tama po, ma'am. Sa ngayon, wala rin namomonitor na banta sa seguridad ang PNP. Ang grupong bayan, handa na ang mga FEG na kanila raw susunugin. Kahit nagsabi na ang pulisya na huhulihin nila ang sinumang magsusunog ng FEG. Ang ginagawa nila ay pananakot. Ang kanilang banta ay tingin natin walang batayan sa batas. Kanina, nilinaw ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi aarestuhin ang mga magsusunog ng FEG. Wala po tayong aarestuhin. In fact, yung binanggit na batas, ang ating QCPD with regards to FEG, anong pinag-aralan ko po yung batas, it refers to at the distance. So kailangan, kung within 100 meters, bawal po yung magsunog ng FEG, pero beyond 100 meters, wala naman pong binanggit yung batas na bawal. Sabi ni Mayora, nagbigay na sila ng rally permit sa Lunes sa dalawang grupong maka-BBM at kontra-BBM. Ang grupong bayan, nakuha na ang kanilang rally permit. Ang mga anti, pinayagang hanggang Diliman Doctors Hospital. Ang mga pro naman sa Sandigan Bayan. Ang importante talaga ay hindi pwede mag-rally na walang rally permit. Wala po tayong pipigilan na mag-rally because we would like to preserve the right to freedom of expression and freedom of assembly, which is mandated in our constitution. Samantala, bago ang SONA sa Lunes, nagkasakanina ng sarili nilang People's SONA ang mga pro-Duterte group sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.